Dito naman tayo sa ating rice cooker. So kukuha na natin siya ng ECA amps. Ayan. Or EC current. So yun natin yung ating breaker. Ayan. Nakasaksak ng ating rice cooker. Yung rice cooker natin ay naka-warm pa, hindi pa naka-cook. So kapag warm, meron din siyang EC current. Ayan. Na steady EC current niya. So ang EC current niya ay 0.09, yan. Pero kapag kinok natin, yun natin, yan. So lumalabas siya ng 1.80 amps. So yung ECA natin ay 1.80. So isulat natin para makuha natin kung magkano ang babayaran natin na kuryente. Yan, ito ating formula for estimating energy consumption. Wattage times hours used per day divide 1,000 equals daily kilowatt hour consumption. Yo. Ang 1 kilowatt equals 1,000 watts. Yung ECA natin ay actual consumption apps, yung ginawa natin una. Ayan. So para makuha natin yung wattage, ito, meron tayong magic triangle. Yung P equals I times V. So P means watts, I amps, V is volt. So meron tayong I, yung ito, AC, actual consumption amps, i-times natin sa 230 volts na given para makuha natin ang wattage, saka tayo magta-times use per day or 24 hours. So, simulan na natin. Dito naman tayo sa ating halos lahat ng bahay ay meron ito, ang rice cooker. Ito ay 8 cups lang na rice cooker. Yung ECA niya ay 1.80 amps, times natin sa 230 volts, ang sagot ay 414 watts. Tinimes natin sa 2 hours lang kasi hindi naman 24 hours tayo gumagamit ng rice cooker. 2 hours lang. So ayan, nag-result siya ng 828 watt hour. Siyempre, dinivide natin sa 1,000 para makuha ang kilowatt hour. Ang sagot ay 0.828 kilowatt hour. And next, tinimes natin sa 14 pesos per kilowatt hour. Ang sagot ay 11 pesos, yan, and 59 centavos sa paggamit ng 2 hours. Depende, yan, kung meron kayong negosyo, kadalasan add 50, yan, para sa akin, lugi kayo sa add 50 na para mayroon silang, makalibre sila ng luto o ng rice cooker. Lugi yung 50 para sa akin, add 50. So, yan lang. Kayo nang bahala mag-change ng hours kung kailan nyo ginagamit yan. Dito mo lang tayo focus sa kanyang given number. So, ayan mga katingswido. Alam na natin kung magkano ang ating babayaran sa hours used per day ng device o mga electric device sa ating mga bahay. Ayan. Tandaan nyo lang yung ating mga formula. Ayan, for energy consumption. Ayan. Sa ating magic triangle. Tandaan lang natin na ito ay isang estimating energy consumption. Posibleng bababa pa siya or tataas. At least meron na tayong idea tungkol sa bawat device ng ating ginagamit. Para gusto nating mabawasan, siyempre, huwag natin gamitin ng mahaba yung ating device na mas malaki yung konsumo. Yan. Sana may nakuha kayong idea tungkol dito sa ating estimating energy consumption. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share and comment for more videos. This is Rametric. Thanks, we do.